Okay, so ayan, good morning grade 11 STEM. So ayan, welcome sa first day ng ating class. So ayan, welcome. So huwag kayong mag-alala, alam nyo na yung topic natin for today kasi lesson nyo siya sa grade 10 last year. So magandang ano to, magandang review and warm up. Okay, so dapat alam nyo to. Okay, and madali lang siya and gusto ko tong pre-calculus na subjects na to. Isa sa pinakamagandang lesson to sa senior high school. Promise. Hindi siya ano, hindi siya kagaya ng ibang subject. Maganda to. Okay? So, let us start. So, ang pag-aaralan natin sa buong grading natin, this first grading sa pre-calculus ay ito, yung conic section. Okay? We introduce the conic sections or conics, a particular class of curves which oftentimes appear in nature and which have application in other fields. So, ano-ano yung mga mabubuo nating images or graphs dyan sa conic section? Ano ba yung conic section? Ayan o, yung parang cone. Ayan o, yung parang cone. Cone yan eh. Kaya conics yung tawag. Diba? So, ano-ano yan? So, pag yung conic section, hinati mo horizontally, okay? Ito, hinati mo horizontally. Ayun, no? Hinati horizontally. Ano yung mabubuong graph? Ayun, no? Circle. Okay? Makakabuo ka ng circle. Anywhere from the conic section, itaas mo pa, ipababa, basta horizontally, makakabuo ka ng circle. Kapag pa-slant naman, ano mabubuo mo? Ellipse. Okay? Ellipse yung tawag, hindi siya oblong. Pero usually, layman's term or elementary term, nasanay tayo oblong yung shape. Pero ayan o, ellipse yung tawag. Hindi siya basta makadrawing ka lang, may sukat din siya. Ito naman, okay? Ano tawag dito? Kapag parabola, when the plane intersect only one cone to form an unbounded curve. Okay? Ito kasi, slant din siya, pero tapos, ayun o, buong part ng cone yung na slice niya. Kaya buo yung ellipse. Ito, parang part lang siya ng ellipse. Ayun o, limited lang. Part lang siya ng ellipse. Etong parabola, naging lesson nyo na rin siya nung grade 8 kayo. Diba? So, dapat may idea na rin. Ito naman, yung hyperbola naman, so when the plane not necessarily vertical intersects both cone from two unbounded curves are called hyperbola. So kapag dalawang part ng cone yung na-cut horizontally ay vertically, pero hindi naman 100% vertical, 'di ba? Kahit medyo ma-slant, okay lang. Makakabuo ka ng hyperbola. Ayan o. So, dalawang parabola na magkaharap or magkatalikod actually. So, ayan. So, pero focus muna tayo today sa circle. Okay? Sir, ano ba yung circle na yan? Sabi dito, wala ba siyang definition? Sabi dyan, the set of all points having the same distance from C is called circle. The point C is called the center of the circle and the common distance is the radius. So, ano daw sinabi dyan? Set up all points having the same distance. So, kung ito yung center mo, okay, C, and then yung point P, kahit saan siya dyan sa palibot na yan, ano daw yung sinasabi natin? Kahit saan dyan sa palibot na yan, ay merong same na distance. Okay? Merong same na distance. Set of all points na same lang yung distance sa C to point P. Okay? Sa center and then point P. Ano daw yung tawag dun sa distance na yon? Radius. Eh sir, paano kapag isang buong length nung circle, ano tawag? Diameter. Okay? So, tandaan. O sir, ito yung formula na, hindi pala sir. Ito yung formula na gagamitin natin. So, standard form or center radius form, ito siya.
general form, eto siya, yung ano lang to, magpapansin ninyo yung CDY, parang inexpanded lang siya or expanded form. Sir, ano yung H tsaka K? Eto pala yung H tsaka K natin, no? Yung C natin, yung center. Iniba lang yung term, H tsaka K din yan. Okay? So, si H, siya yung X sa center. Sa center to, ha? Si K, siya yung Y sa center. Mamaya naman, madadaanan natin yan. Sang ilang beses natin bibigyan ng example yan. Okay? So, eto. Eto na naman tayo. So, sabi dito, expanding standard form into general form. So, naka-standard form siya, gagawin mong general form. So, sir, paano yun? Simple lang. Dapat lang masanay ka or ma-master mo yung Feynman method. Sir, ano yung Feynman method? Kasi ito, so, hindi ko alam saan na magsusulat. Same problem last year. So, pag ganyan, x, quantity x plus 4 squared, ibig sabihin yan, dalawang x plus 4. Tama? Maulan pa. Nabutan pa si Papa. So, paano gagawin dyan? Feynman method. Yung ganyan, no? X times x, 4 times 4, x times 4, x times 4. So, sir, ano magiging sagot dyan? X times x, multiplication to class, ha? X times x, ano sagot dyan? X squared. 4 times 4, ano sagot dyan? 16. Yes, tama. 4 times x, ano sagot dyan? 4x. 4 times x, ano sagot dyan? 4x. Mag-add tayo ng, add natin yung like terms. Ano yung like terms? Dalawang 4x. So, 4 plus 4x, 4x plus 4x, 8x. Kaya naging ganito siya. Ayan o. Okay? O, sir, ano yung, dapat kasi yan, ma-master nyo na. Okay? Sir, paano yan siya shortcutin? Simple lang. Squared, y times, i-squared mo yung y. Y times y, y squared. Negative 3 squared, negative 3 times negative 3, positive 9. Okay? Sino shortcut natin para madali? O, eto naman. Y times negative 3, o, pag-multiplyin mo yung dalawa, y times negative 3, edi negative 3y times mo sa 2. Magiging negative 6y. Eto na siya. Okay? So, paano ulit gagawin? O, i-squared mo. O, y times y, y squared. Tama? O, eto rin, yung negative 3. Negative 3 times negative 3, magiging positive 9. Kasi negative times negative, positive. Okay? Pag magkaparehas ng sign, positive. Pag sa multiplication. Kapag magkaiba, negative. Next. O, ito lang naman nakakalito yung middle term eh. Sir, paano ulit yung middle term? Pag multiply mo silang dalawa, si y tsaka negative 3, magiging negative 3y. Lagi mong imumultiply sa 2, magiging negative 6y. Is equals to 9. So, paano na gagawin dyan? Gagayahin natin yung arrangement dito. Ayan o. Una si x squared, sunod si y squared, sunod yung may x, sunod yung may y. Okay? O, sulat na ni sir dito. O. So, magiging mauuna si x squared. Tama? Sunod si y squared. Sunod yung may x. Nasaan yung may x? Ito, si 8x. Sunod si may y. So, negative 6y. Equate to sa 0 eh. Equate nga sa 0. So, plus 16, copy mo lang muna yung plus 16, plus 9, tapos, ito, positive 9, pag nilipat mo sa kabila, magiging negative 9, is equals to 0. Okay? So, nandito na tayo sa part na ito. Okay? So, tama ba tayo? Yes, tama. So, pag, pinerform may operation, 9 times 9 minus 9, 0. So, maka-cancel lang siya. Okay, maka-cancel lang. So, magiging final answer, ito. O, class, nakalimutan ko pala, may lecture tayo. So, sir, ano yung lecture na yon? Yung mga sinusulat ko, isulat nyo rin. Kasi, chine-check ko rin yan.
Okay, I'm sorry, ngayon ko lang nasabi, nakapagsimula na ako. So, yung mga sinusulat ko, pakisulat din. Kasi part yan ng lecture, ginegradean ko yan. Okay, makikita nyo yan. Sa pag binalik ko yung module nyo, makikita kayong part ng 100% na grade is lecture. Kaya isulat nyo yung mga sinusulat ko. Okay? Next. Tawag dito. Ayan na. So, tama na tayo dito. Nakuha na natin yung general form. Pasensya na, binabagalan ko pa to. Okay? Binabagalan ko pa yung pagsasalita. Kaya baka nabobored kayo. So, next. Kukunin mo ngayon yung center. Sir, paano malalaman yung center? Ito yung formula natin, no? X minus h squared plus y minus k squared is equals to r squared. So, nasan ba siya, sir? Ito siya. Ito mo siya makikita sa standard form. Ano ulit yun, sir? X minus h squared plus y minus k squared is equals to r squared. Okay? Sir, ano ba meaning nung center natin? Center natin is at hk. Okay? So, dito, ito yung negative h natin. Nasaan siya sa given natin? Diba ito? Yun nga lang, makikita nyo sa formula natin, naka-negative sign siya. So, ibig sabihin, para makuha mo yung h lang, dapat ibahin mo yung sign. So, magiging, 4. Ibahin mo yung sign, magiging negative 4. Tama? Yung isa pa. Ito naman yung k, di ba? So, ito siya, negative 3. So, negative rin yung sign, negative k rin. So, ibahin mo yung sign ng negative 3, magiging positive 3. Negative 4, 3. Ano yung radius natin? Ito, yung given dito is r squared. Tama? So, kung yung r squared mo ay 9, ang kailangan mo lang kasi radius eh. Diba? So, square root both sides para makancel yung squared. So, r is equals to 3. Okay? So, sinusulat lang ulit ni sir para ma-explain. Okay, mamaya na tayo ano na ba to? Dali lang ha. Ay, madali pa. Ano na pala? Transforming general. Ito kasi madali lang class. Actually, hindi dyan mag-revolve yung topic natin eh. Dito talaga. Okay? Na naka-standard form, gagawin mong center radius form. Kasi mahalaga talaga na yung equation naka-center radius form para malaman mo yung center and radius. Okay? So, madali lang ba to? Madali lang naman. So, una, so ito yung given natin. Ang una kong papagawa, ang una nating step, nakasulat din naman dyan. Okay? Ang una nating step ay i-group mo sila. Okay? Ayan kasi yung magkakasama si x tsaka si magkakahalo xy tapos 14. I-group mo na. Pagsamasamahin mo na si x and pagsamasamahin mo si y. So si x squared itabi mo na kay negative 14x. So itabi mo na siya diyan. Maglagay ka lang ng space and then si y squared isama mo na kay 2y. Mag-leave ka lang ng space. And then, ito, yung constant term, ilipat mo na sa kabila. So, magiging negative 14. Okay? So, ayan na tayo. Okay? Ito lang naman mahirap dyan. Paano ka kukuha ng third term? Ito, kukuha ka kasi ng third term. Kaya ako nag-leave ng space dyan. Okay? So, paano sir kumuha ng third term? Nandito na. Nandito na siya. In computing the third term, divide the second term by 2 and then multiply by itself. So, kagaya na ito, negative 14 siya. Negative 14 divided by 2. Negative 14 divided by 2. Negative 7. Multiply by itself, 7 times 7, 49. Plus 49. Okay, pag naglagay ka dito ng plus 49, para mabalance yung equation, hindi masira, dapat maglagay ka rin dito sa kabila ng plus 49.
Okay? Ito, divide mo daw yung second term sa 2. 2 divided by 2, 1. 1 times 1, 1 pa rin. So, plus 1, lagay ka rin dito ng plus 1. Okay? So, sir, ano gagawin after nyan? No? Yung pinakamadaling part na, i-condense mo na siya. Gawin mo ng perfect square binomial. So, magiging, oh, sir, paano gagawin ganito yan? Paano gagawin ganito? Wala pala tong y, ha? Wala yung x saka y dyan, ha? Sir, paano gagawin ganyan? Divide mo lang sa 2. Yung second term. Okay, divide mo lang sa 2. So, negative 14 divided by 2 magiging x minus 7. 2 divided by 2, 1. So, magiging y plus 1. Lagyan mo ng squared. Lagyan mo ng squared. And then, i-perform natin to. 49 plus 1, 50. Minus 14, 36. Pwede naman mag-calcule class. Hindi ka naman kayo pagbabawalan. Sa bahay kayo eh. Okay, so ayan. Yan yung final answer natin. Check nga natin kung tama. X minus 7, y plus 1. Oh, yan, tama. Ito lang kasi, inabaan ko step by step. Kaya may paliwanag. O sir, ito ang pinakagusto kong part sa pre-calculus natin. Pwede mong i-check. Okay? Lahat ng equation may graph yan. For your information. Okay? So, try natin. Type mo lang yung given. X squared minus y squared minus 14x plus 2y plus 14 equals to 0. Okay? Tignan nga natin yung circle. Ay, hindi. Ba't di naging circle? Ito kasi yung 2y. 2y. And dapat plus. Aha, yan na. Next. Ayan. Make sure na tama yung type mo. Ano yung final answer natin? Quantity x minus 7 squared plus quantity y plus 1 squared equals to 36. Boom. Parehas ba yung lumabas? Ayun o, parehas o. O, ayun o. Nag-iba lang yung kulay. Kasi nagpatong lang. Parehas ba yung lumabas? Yes, parehas. So, ano ibig sabihin nun, sir? Tama yung pinaggagawa mo. So, mamaya, sa exercise natin, pwede mong i-check. Diba? Kung tama yung ginawa mo, i-ganyan mo lang, i-type mo lang sa GeoGebra. Okay, so download nyo na siya, GeoGebra. Or graphing calculator. So, sir, nasan yung center? E di, pwede mo rin type yung center. Sorry, hindi pa pala natin na ano yung center. So, yung center natin dito, eto si H, eto si K, ibahin mo lang yung sign, diba? So, yung negative 7, ibahin mo yung sign, magiging 7. Yung negative 1, ibahin mo yung sign, magiging, ay, yung positive 1, ibahin mo yung sign, magiging negative 1. So, 7, comma, negative 1. Ayun, ayun yung gitna niya. Diba? Halatang halata naman, yun yung center. And then, yung radius natin is 36. Square root of 36, edi? Square root of 36, edi 6. Tignan nga natin dito. Oh, ayun ah. From 7 to 13, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tama tayo. Dito rin, from 7 to 1, 6 units yan. Okay, sana nakikita nyo sa video natin. Okay, so done for that. Ito hindi ko sasagutan lahat ha. But, may ano naman kasi, try this, dapat kayo talaga yung gagawa yan. Ito, expand lang eh. Diba? O, pakitaan ko na kayo isang mabilis lang. Pagpagana lang ng brain cell. So, paano gagawin natin dito shortcut? X times X, X squared. Negative 1 times negative 1, positive 1. Tama? Next, multiply mo parehas. X times negative 1, negative X. Times 2, negative 2X. Plus, Y times Y, Y squared. 4 times 4, 16. 4 times Y, 4Y. Times 2, 8Y. Sir, ano yung ginawa mo? Yung shortcut natin kanina. Yung shortcut natin. Ito, oh.
yung shortcut natin, yung in-explain ko kanina, paki-replay na lang. S equals to 4. Tama? And then, i-equate natin sa 0. So, x squared plus y squared minus 2x. Sa arrange mo lang. Plus 8y plus 1 plus 16 minus 4. Sir, bakit minus 4? Kasi from positive, nilipat mo, magiging negative. So, ayan na yung sagot dyan. Tama ba? X squared, y squared, y squared, negative, 8y, 8y. Ito na. 16 plus 1, 17. Minus 4, magiging 13. Sir, ano yung center natin? Again, ito siya. Ito si h, ito si k. So, ibahin mo lang yung sign. Negative 1, magiging positive. 4, magiging negative 1. Sir, ano si radius natin? Ito siya. R squared to. So, square root ng 4 is 2. Ayan, 2. Oh, next. Madama ba yung time? Sorry ah, medyo nalilibang ako. Sige na, solve ko na to. So, mabilisan lang ulit kasi na-discuss ko na eh. Okay, so again, ano yung first step dito? I-group mo na. Pag samasamahin mo yung x, pag samasamahin mo yung y. 12x. Biglagay ka space, y squared minus 10y. Ayan. Nakaano na siya? Nakalipat na siya dito. So, wala ka na kailangan gawin. Okay? Okay lang yun. Much better. So, compute for the third term. Paano ulit mag-compute ng third term? Divide mo si second term sa 2 and then multiply by itself. So, negative 12 divided by 2 is negative 6. Times negative 6, positive 36. Ganun na rin dito. Negative 10 divided by 2, negative 5. Times negative 5, positive 25. Naglagay ka ng 36 dito, dapat maglagay ka rin dito. Naglagay ka ng 25 dito, dapat maglagay ka rin ng 25 dito. Next, i-ano mo na siya. Gawin mo na siyang perfect square binomial. So, magiging, divide mo lang yung negative 12 sa 2, magiging x minus 6 squared plus negative 10, divide mo lang sa 2, magiging y minus 5 squared is equals to 36 plus 25, 51 minus 12, ay hindi, 61 minus 12, 49. So, ayan. Oh, sir, hindi ko alam gagawin eh. Edi i-GeoGebra mo ulit. Diba? GeoGebra mo. Magsawa tayo ngayon sa GeoGebra. So, x squared plus y squared minus 12x minus 10y is equals to negative 12. Oh, ayan siya. Oh, ano pa? Ito, x minus 6 squared plus, ayan kasi yung final answer natin eh, y minus 5 squared is equals to 49. O, ayan, nagpatong lang. So, ibig sabihin, tama. Okay? O, next. O, sir, eto tayo. Graphing tayo ng circle. Diba? So, gawa tayo ng Cartesian plane natin. Ayan. Tsaka, ayan. Okay? So, sir, paano ba mag-graph ng circle? Una sa lahat, i-locate mo yung center. Dito pala, ano yung center natin? 6 tsaka 5. Radius natin, 7. So, hanapin mo lang. So, di ba may bilang yan? Ito, positive 1, 2, 3. Ito, negative. Negative 1, negative 2, negative 3. Ito, positive 1, 2, 3. Ito, negative 1, negative 2, negative 3. Okay? Una, locate mo lang yung center. Ano yung center mo? 6, 5. So, una, yung x, or yung unang number is yung x. Ito siya. Yung second number, yung y, ito siya. Okay, ano yung first number? 6. So, x. So, positive 6 ka daw. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito siya. Next, yung y mo is 5. So, ibig sabihin, aangat ka ng 5 beses. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito talaga yung center mo. And then, ilan daw yung radius?
7. So, bibilang ka naman ng 7 sa kaliwa, kanan, taas, baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tsaka mo ngayon ibibilog pag duktong-duktongin mo. Okay? Or i-compass mo. Sir, mahigpit ka ba sa graph? Oo. Kapag hindi matino yung graph, hindi perfect yung score. Okay? Siyempre, ito yung iPad gamit ko. Tsaka mag-aano talaga kayo, magko-compass talaga kayo. Diba? So, ayan. Ganun lang yung basic na pag-aano. Pero, siyempre, dito sa iPad, hindi yung makakapag-graph ng compass. O, sir, ano yung gagawin? O, ayan naman. Convert from standard or general, vice versa. Identify yung center, yung radius, and then i-graph yung circle sa space. Kaya naman, mag-ano ka na lang ng graphing paper. Pwede naman magkakasama. Sa isang Cartesian plane na malaki, magkakasama doon. Okay lang naman. I-ano mo lang, i-label mo lang kung anong number. O, ito naman, identify the center and radius with a given, blah, 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 indicate the center. Ito na lang gawin. Madami na masyado. Wag na to gawin. Wag na yan gawin. Madami masyado. Ito na lang. Next. Oh, ito. Part 2. Bilisan na lang natin. Problem solving naman to. Okay. Sabi dito, find the equation of the circle whose center at -2, 3. And its diameter is 10. So, ano ulit yung formula natin kanina? X minus H squared plus Y minus K squared is equals to R squared. Sir, paano mo malalaman yan? Paano mo malalaman yung tawag dito, equation ng circle? Simple lang. Kailangan mo ng center and then kailangan mo ng radius. Yan yung dalawang kailangan mo. Okay? So, dito, may center na ba? Yes, ayun o. May radius na ba? Wala. Pero ang given ay diameter. Ano ba yung ano natin dyan? Paano mo malalaman yung radius? Di ba yung diameter, dinedivide mo lang sa 2? Ayun o, radius is 5. Di ba dinedivide mo lang sa 2? Yes. So, paano gagawin mo? Ilagay mo lang. So, ilagay mo lang yung given. So, ang given natin, -2, 3. And then, radius na 5. Ilagay mo lang. Ito si H, ito si K. So, magiging X, iibahin yung sign. Plus 2 plus Y, iibahin yung sign, minus 3 squared is equals to radius. Ano yung radius natin? 5. 5 squared magiging 25. Ganun lang kadali. Diba? Ito lang yung long method. Diba? Ganun lang kadali. Basta ang mahalaga, hanapin mo yung center tsaka yung radius. Ito. Find the equation of the circle whose center point is at point -4, 6 and passes through 1, 2. So, ito daw yung center given na and nagpapas daw siya sa point. So, yung isang point daw na dinadaanan niya, 1, 2. Parang yun dito sa unang picture natin. Ito yung point to na 1, 2. Okay. So, kailangan mo hanapin yung radius. Sir, paano hanapin yung radius? Ito lang, gagamit ka lang talaga ng distance formula. O kaya naman, i-graph mo, tingnan mo kung kaya mong bilangin yung sukat. Pwede, pero distance formula talaga yung gamit. So, paano gagawin dyan? Ito. Ayan, oh. So, mag-a-assign ka na. Okay? Mag-a-assign ka na dito kung sino yung x(1) tsaka x(2). So, kahit alin naman dyan, basta yung isa x, yung isa y. Okay? Pwede namang ito yung x(2), y(2). Pwede rin namang ito yung x(1), y(1). Kahit alin dyan, basta nga yung isa x, yung isa y. And pareha silang 1 or pareha silang 2. O, lagay na natin. O, ano yung x(2) mo? 1. Minus
x sub 1 negative 4 squared plus y sub 2 mo 2 minus y sub 1 6 squared. O, ayan na yun. So, ito, negative-negative magiging positive. Okay? So, 1 plus 4, edi magiging 5 squared. Plus, 2 minus 6, edi negative 4 squared. So, pag in-squared mo pa, 5 times 5, 25. 16 plus 16, oy, I'm sorry, nasasabi ko sagot. 4 plus 4 times 4, 16. So, magiging, tama ba? Ayun. Square root yan eh. Square root of 41. So, sir, pwede na bang yun na yung sagot? Pwede na. Diba? Ito no, square root of 41 tsaka center mo. O, lagay mo lang. X minus, o, ibay mo lang yung sign. Plus 4 squared plus Y bahin mo yung sign, minus 6 squared. O, eto, yung 41, square root of 41, kapag in-squared mo pa yan, maka-cancel na. Maka-cancel na yan kahit i-calculate nyo. So, magiging 41 na lang din siya. Diba? Ayan o, maka-cancel yan eh. So, yan yung final answer. X plus 4, Y squared, Y minus 6 equals to 41. Eto naman, I'm sorry ma, binibilisan ko na lang ha. Mahaba kasi yung time. Find the equation of the circle that is tangent to both x and y with a radius of 4 and whose center is located at second quadrant. Ito talaga, igagrap mo talaga to. Okay? Igagrap mo talaga. And nasa second quadrant siya. Ito kasi yung first, second, third, and fourth. Okay? So, ano daw yung sinabi? Tumatama daw siya sa find the equation of the both circle, both tangent at x and y axis. So, kung ito yung x and y axis natin, okay, yun yun na yung Cartesian plane, y axis, x axis, with a radius of 4 whose center is located at the second quadrant. Okay? So, radius niya daw 4. Tumatama siya sa x and y axis. So, malamang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, malamang ito siya. Kasi 4 spaces lang or 4 units lang yung distance niya dito sa y axis and sa x axis. So, yung center natin, ganyan yung itsura malamang or yung circle. Kasi nagtatouch nga lang siya dun sa 1, 2, 3. Nagtatouch nga lang siya dun sa x and y axis and nasa second quadrant. Diba? So, ano yung center mo? Ayun o. Negative 4, comma 4. Igagrap mo talaga. Hanapin mo talaga sa graph. Ayun o. Negative 4, comma 4. And radius, sinabi na dito, 4. So, lagay na natin. X, ibahin mo yung sign, plus 4 squared plus y. Ibahin mo yung sign, minus 4 squared is equals to 4 times 4. 16. Igagrap mo nga lang talaga. Ayan o. X plus 4, y plus 4. Try this. Find the equation of thing. O. Center siya. O. Negative 3, comma 6. Yan yung center niya. Okay? So, hanapin natin ha. Negative 3. So, dito siya. Comma 6. So, nandito siya. Tama? Tangent to y-axis. So, tatama siya dito sa y-axis. Okay? So, ayan yung circle mo. Tatama siya sa y-axis na 6. Okay? So, ano yung radius niya? Ito no, kitang-kita no. Ano yung radius niya? Hindi 6 ha, kasi yun yung height. Ano yung radius niya? 3. Diba? Radius niya ay 3. Okay. Find the equation of center is at point negative 3, comma 6. Tama lang. Tangent to y-axis. Ayun o, 3. Kasi 3 lang yung distance niya dito eh. Diba? So, y-axis. Ito yun, no? Sa baba, theta 3. Okay. So, yun. Hanapan mo na. So, x my, by my sign plus 3 squared minus y minus, plus pala, I'm sorry. Squared is equals to 9. Basic.
Diba? Find the equation of the circle. Ito naman, midpoint. Pasensya na ha. Inaano lang natin to kasi problem solving lang naman. Talagang sa problem solving naman kasi talaga, mag-iisip rin talaga kayo. Diba? Kahit anong sabihin kong solution, kayo talaga dapat yung umintindi nung problem. Ito, find the equation of the circle whose diameter has endpoints of, ito mahirap. Okay? So, ito na yung ano mo, ito yung dalawang end ng circle. Okay? So, sir, paano gagawin mo dyan? Una, kukunin mo yung center. Paano mo kukunin yung center? Ito, midpoint formula. Simple lang naman. Pag-addin mo yung x, negative 5 plus 3. And then, pag-addin mo yung y, 2 plus 6. So, magiging negative 2 divided by 2, comma, 2 plus 6, 8 divided by 4. Tama. Ay, 8 divided by 2. So, magiging negative 1, comma, 4. So, may center na tayo. Negative 1, comma, 4. Ito, pinaka-basic, i-drawing mo na lang yung circle. O kaya naman, endpoints at, siglit ah, negative 5, comma, 2. Ito nga lang, walang ano, walang hindi sinabi yung ano, distance. So, dapat dito talaga, mag-distance formula ka. Ito oh, yun lang mahirap sa mga ganitong problem. So, magiging, lagay ka na, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, magiging square root of 3, x sub 2 minus 5, minus negative 5 squared plus 6 minus 2 squared. So, magiging 3. Ito, magiging plus to kasi negative nagpatong. So, 3 plus 5, 8 squared plus 6 minus 2, 4 squared. So, magiging 64 plus 16 equals to tawag dito, square root of 80. Yun nga lang, diameter yan. So, i-divide mo sa 2, magiging square root of 40. Okay? Square root of 40. Ay, man, sorry. Siyensya na, last na naman to. Tapos na tayo. So, ayun na, sulat mo na. X minus plus 1, ibahin kasi yung sine squared, plus y minus 4 is equals to squared ng square root of 40, edi 40 din. The double check ko lang. Baka naglolokohan lang tayo. So, x plus 1 squared plus y minus 4 squared is equals to 40. Okay? O, sir, ba't mo ginaganyan? Kasi, titingnan natin eh. Okay? So, dapat daw, tumatama siya sa, pag eto, hindi tumama, mali tayo. Negative 5, comma, 2, and then 3, 6. Iputik, mali tayo. Negative 5, comma 2, 3, comma 6. Yan, mali tayo. Yung sinasabi ko sa'yo, Nico. Ang kong ngayon nagkamali. Tama ba? Negative 5, comma 2. Negative 5, comma 2. Midpoint is negative 1, comma 4. Sensya na. Ayan, tama naman yung midpoint natin. Ang mali, saan tayo nagkamali? Malamang dito sa distance formula. Diratsa ko kasi yung distance formula. Dali lang ha. 3 plus 5, 8. 8 times 8, 64.
Or mali ako ng type. X plus 1. Tama naman ng type. Dali lang ah. Saan nagkamali? Sa tingin ko, radius. Radius nagkamali. Lagay ko nga dito. Dali lang ah. Square root of 80 divided by 2. 4.47 square root of 40. Oh ha, mali nga yung ano. Mali yung ano natin. Ako lang pala, I'm sorry, hindi kayo kasama. Mali yung pag-divide natin. Dapat hindi siya dinivide ng ano. Dapat hindi siya dinivide ng direkta. Ito mali natin, no? Dinivide natin ng direct. So dapat pala yan, hindi ganyan. Dapat siya square root of 80 over 2. So yung ilalagay mo dito, square root of 80 over 2. Yan ang tamang sagot dyan. Okay, sa radius. Pakicorrect class ha. Square root of 80 over 2. So, kapag in-squared mo na yan, okay, matatanggal tong 80. Squared mo na yan eh. Madidistribute yan. Maglalagyan ng square dito, malalagyan dito. So, cancel. Ito naman magiging 4. Diba? So, 80 divided by 4, edi 20. So, ito dapat 20. Try natin ah. Imbis na 40, dapat 20. Ayun, tama na. Okay? Ay, nag-ano. Sira. Okay? Tama na. Mali si sir. I'm sorry. Yun lang naman tayo nagkamali. Nakakalito talaga yun kasi mga rational equation. Okay? Nagkamali si sir kasi yung square root of 80, dinivide nyo sa 2, ginawa nyo yung square root of 40. Mali yun. Dapat, nilagyan nyo lang ng over 2 sa baba. Hindi kasi siya directly na de-divide. Okay? Sabi ko na nga, be. Doon manamali. Okay? So, eto, magtanong na lang kayo sa GC. Sasagutin ko, promise. Kung paano yung gagawin. Para mababasa rin ang lahat. Ha? Okay. So, maraming salamat. Pasensya na, alas 8 na binibilisan ko. Pangako kasi 8:30 mag-upload. Maraming salamat and God bless you guys.